Ang gustuhin natin gawin? Oh, na mga Kuya Kim, mamasyal, mag-relax, maglibang na meet. Di ba, Kuya Kim? Meet, ano yung meet? Meet ako yun. Maliit ka na, meet. Meet. Oh, meet. Sige na nga, sige. Pero alam mo, Susan, ang perks, kaya ng mga nabanggit mo, na-enjoy na rin ang mga kapuso natin yung nakapiit sa bilangguan. Oh. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. May 9 na palapag na building, coffee shop, barber shop at spa. Pwede rin mag-table tennis at basketball. Ilan lang yan sa mga pasilidad sa Mandaluyong City Jail. Kapag sinabing kulungan sa Pilipinas, madalas mainit at siksikan. Nung una po, yung dating lumang facility ng Mandaluyong City Jail ay sobrang siksikan at talagang ano, halos pagkakapalit na yung mga mukha. Pinagkakasya doon yung more than 700 PDL sa supposed to be 100 lang yung ano, yung ideal capacity. Taong 2017 nang simulan ang pagtatayo ng pasilidad na ito. Makalipas ang 4 na taon, inilipat dito ang persons deprived of liberty o mga PDL. Ang main goal po ng facility na ito ay para mabigyan din po ng ano, humane na kalagayan ang mga ating mga PDL, dahil sa nakikita natin nung kasasagsagan ng drug war, talagang mahirap po yung kalagayan nila. At mabigay po lahat ng ano, services, yung UN minimum standard ay dapat masunod. Ang proyektong ito ng gobyerno nagkakahalaga ng 429 million pesos. Meron lang po tayong 2,500 square meter na land area, kaya high-rise building po ang design ng jail facility na ito. Kaya po mag-occupy ang jail facility natin ng 1,500 PDL. Bawat PDL po ay mayroon silang kanya-kanyang tulugan. Ang pasilidad na ito hindi raw karaniwang kulungan. Sa baba, mayroon po tayo na fire alarm system. Equip tayo ng CCTV camera sa buong building po. Automatic po yung ano natin dito, security door lock system. Then meron din po tayong rain collector. Kaya po nakatipid tayo sa tubig. Mayroon din po tayong solar panel. Mayroon din po tayong generator in case of power shutdown. Mayroon din tayong earthquake monitoring device. May livelihood programs din silang inihanda. Mayroon tayong area para sa massage. Nagtitraining po sila sa TISDA in situ, and pagka nakagraduate sila, certified na silang magbasahe. Mayroon din tayong mga barber, mayroon din tayong bakery. Sa ganung paraan ay kumikita sila ng pera. Mayroon din tayong souvenir shop dito na kung saan yung mga bisita na namamasyal dito sa Mandaluyong City Jail, bumibili ng kanilang mga ano, livelihood products. Hindi rin mawawala ang recreational facilities. Multi-purpose area natin, mayroon silang gym para sila makapag-exercise and basketball court. May music and arts room din tayo. At may aftercare programs din silang inilaan sa mga lalayang PDL. Ginagawa namin yung case management. For example, yung isang PDL, inaalam namin kung ano yung mga pangailangan niya. Kung kailangan niya na mag-aral para paglaya niya, kulang siya sa edukasyon, mayroon kaming alternative learning system. Kung kailangan niya naman ng trabaho, may pinoprovide din po yung TISDA na mga trainings para paglaya niya, may kakayanan siya mag-apply ng trabaho, and then tulong pinansyal sa paghahanap buhay, pagninegosyo. Ang PDL na si Alias Kokoy, isa sa mga inilipat dito. Na-experience ko yung the old jail and the new jail. Before kasi sobrang congested, then talagang siksikan ng mga tao. Maliliit talaga yung espasyo, yung ventilation hindi masyadong well ventilated. Pati ang pakikipag-usap sa mga kaanak ng PDL na nasa malalayong lugar, high-tech na rin. Meron po tayong idalaw through messenger, is na video call nila yung mga mahal nila sa buhay na malayo. Ang ilang lugar sa bansa, ito raw ang ginagawang basihan para maayos din ang kanilang piitan. Itong Mandaluyong City Jail ay naging model jail facility ito. Maraming gustong pumunta dito ng mga government, local government units para pag-aralan yung ano, yung features ng facility na to para magaya nila. Sa kanilang pagbabago, marapat lang na mabigyan sila ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Dahil ang piitan, lugar din para muling mabuo ang kanilang pagkatao. Ako si Mark Salazar, at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.